What's up mga bay? Nandito tayo ngayon sa U-turn slot ng SRP at ginagawa na po yung, I think ito yung huling tore ng bridge galing Cordova, Cebu. At ito namang isa ay tapos na po. So nag-aabang na lang siya. So puntahan po natin yung mga ibang poste pa. So ito ay tapos na po ito. Ganito po siya kasolid at kalaki. So yung ibang mga tore mga bay is tapos na rin. So pag natapos ang bridge na ito sa bahaging ito ay so sabi nila is temporary lang daw itong lupa, mga lupa dito. So tatanggalin na po nila yan para makadalo yung tubig dagat. Tambak na naman yung mga basura dito mga bay, no? So dadami pa po ito kasi may paparating na bagyo. So ingat po tayo palagi. Puntahan po natin yung kabilang side doon sa may footbridge. Ang footbridge po ay nagkokonekta po siya doon sa sidewalk ng bridge papuntang Cordova, Cebu. So kung gusto po ninyong mag exercise, pwede po kayong dumaan dito. 8.5 kilometers lang naman po yung dadaanan nyo. Sana hindi kayo mapagod. Tingnan muna natin yung construction details mga bay. Nakalagay dito mga bay, no, yung contract ID, implementing agency, yung contractor, yung budget at saka yung completion date. So 41 calendar days. Ito ay para sa footbridge siguro ito mga bay, no? So maliit lang siya. So ayan po ang footbridge. So magkoconnecta po siya doon sa bridge ng papuntang Cordova. So may nagtatanong po kung may bayad po daw ba ang sidewalk ng CCLX. So wala pong bayad ang sidewalk. So free lang po siya daanan. Napakaganda ng dagat dito mga bay, no? Wala akong nakikitang mga basura dito. So hindi talaga makakalusot yung basura kasi may mga lupa na tinambak. So may pakinabang talaga yung lupang tinambak doon sa unahan. So nakita naman natin kanina na doon lang may basura. Kung pwede siguro hindi na nila tatanggalin yan pagkatapos ng construction. Mga bay, nandito naman tayo sa malapit sa launching gantry. So may malaking crane po dito. Ang crane po ay siya po yung nagbubuhat ng mga materyales para po sa launching gantry. Nakita nyo po yung red na yan. Yan po yung launching gantry. Ito pala yung makikita natin mga bay, no, pag dumaan tayo sa viaduct ng SRP. Yung launching gantry po siya po yung nagbubuhat ng mga girder para mailagay po sa poste. Ayan po, may nilagay po siyang girder. So pagkatapos niyan, kukuha na naman siya sa ibaba ng girder para ilagay na naman sa taas ng poste. So yan po yung trabaho niya.
ang maglagay po ng girder sa mga poste. So, katulad po dito, hanggang makumpleto po siya. I think may 6 ata na girder. So, pag nakumpleto na yung mga paglagay ng girder sa mga poste dito na side, ay yung launching gantry na naman ay mag-slide na naman siya forward para doon na naman siya sa mga poste na wala pang girder. So, mag-slide po siya. May nakaabang na po doon sa kabilang poste. So, mag-slide po yung girder doon, launching gantry doon. Construction update tayo mga bay, no? So, meron ng 10 stay cable bawat tore yung na-install na po sa mga towers. Bawat main tower po ay lalagyan po nila ng 28 stay cable. So, 56 total na stay cable yung may install nila sa dalawang main tower. Yung mga main bridges naman po ay natapos na rin po nila yung tower 1. So, na-reach na po nila yung height ng tower 1, which is 145 meters. Last month po ay nauna nang tinapos nila yung tower 2. Ngayong month naman ay natapos na rin po nila yung tower 1. As of January 2021, the overall engineering procurement and construction or EPC contract of CCLX is at 68.21%, while construction progress alone is at 59.68%. Sana ma-hit nila yung target mga bay, no, na matapos ngayong taon. So, more than 50% na po yung construction. So, target talaga nila is August this 2021. Kaso nga lang, eh, nagka-pandemic. So, delayed po yung mga construction ng CCLX. So, hopefully next year, meron na po tayong magagamit na bridge papuntang Cordova. At malapit na lang po sa airport. So, hindi na po dadaan doon sa kasalukuyang dalawang bridge na ginagamit natin ngayon, yung Marcelo Fernand Bridge at saka Osmeña Bridge. So, may balak din ang CCLEC na gumawa ng direct road papuntang airport galing ng third bridge o ng CCLX. So, sana mangyari yun soon.